guys, magandang tanghali kung mainit na lugar po sa amin. Ito po naman po si Commander Kapitan o si Mr. Limbo para magbigay po ng contact idea. At ang topic po ngayon ay kung paano i-interpret o magbasa ng load schedule based on actual or design ng engineer. Okay po, let's proceed na po. Mayroon po ako example dito na panel board. Ang pangalan po ng panel board is, ayan, papakita po sa inyo, yan, SMDB lower rope neutral. Okay po, SMDB po yung tawag namin dito. SMDB po, manggagaling po yan sa MB panel. Tapos pagdating sa MB panel, papunta na pong SMDB. Ganito po yan ang layout ng ano na eh. Pakikita ko po sa inyo, may sample po ako ito. Ayan yan. Ayan po yung MB panel. Ayan. Kasi po dito sa ano, ayan po yung, pakikita ko sa inyo, ayan po yung LV MB panel. Tapos may bus bar po dyan na 3000 amps. Pagdating po dun sa lower roof, meron po tayong top roof unit. Okay? Top roof unit po. Tapos maglalagay ka ng table tray. Maglalagay ka ng wire na 4-core na 300mm XLPE. Saka may ground na 150mm. Ayan po. Kasi 3-piece po yung supply nito sa SMDB. Ayan po, yan SMDB na yan. Diba? Ganito paliwanag po niyan. Kaya may nakita ko dito na nakita ko, pagkita ko sa inyo, ito po yan, ha? Ayan, ito po, mga nanon ko sa inyo. Ito po yan, inyano ko lang po sa installation, kung paano. Bus bar 10, sinasabi niya, di ba? Bus bar 10. 2,500 o 3,000 ampere man yan, kung ano man yan. Iinisin ko lang po sa inyo, kung ano po itong nakalagay na po dito, yan, yan. Yan, ito po yan, nakita mo. Yung feed from daw, manggagaling daw sa LVMDB, gagamit ka ng bus bar na 2,500 amps or 3,000 amps. Okay po, bago pa makarating doon sa SMDB lower roof neutral, ito po yung nakita ko sa inyo. At yung gagamitin po na protection is 400 amps triple. Okay po, ayan po, ayan. Nakita ko, ito po yung panel na yan. Okay po. At ito po ang laman ng mga SMDB na to. Yan, circuit number 1, dahil 3 piece, RYB. 1 RYB, ano ibig sabihin yan. At ang laman po niyan ay EHU, lower roof. Okay po. Kaya itong mga laman na itong SMDB to, ang location po nito ay nasa lower roof. Puro supply po yan ng mga exhaust fan na malalaki, pressurizing fan, o supply pan, or mayroon pa nga doon supply din, manggagaling po sa yun sa mga supply ng mga sa machine room, supply puro sa mga elevator. Okay po, kaya po may mga machine dyan, may SMDB sa loob ng elevator. Ito po naman lang na, partial po lang po na itong pinaliliwanag po sa inyo, mahaba-habang usapan po ito, pagdating po dito sa kung paano magbasa ng load schedule, based on the approved tender drawing, or else kung may nabago, magre-revise, ang tawag naman po dahil ay shop drawing. Magkaiba po yung shop drawing saka tender drawing. Tandaan nyo po yan, pag nakarating po kayo sa approve, binigyan kayo ng plan ng engineer nyo o yung pinaka-project engineer nyo. Kung engineer ka, mga nakikinig sa akin, baka ma-encounter mo to, may idea ka na. Okay po, ayan po, yan nakikita nyo dito, yan ang supply nyo, EHU, air handling unit sa lower roof. Ang MCCP po na gagamitin dyan is 125 ampere 3-phase or 3-pole. Ngayon po, may nakita ko yung asterisk na ganyan, ibig sabihin po ang gagamitin yung breaker ay ELCB. ELCB po, kung may ganyan, yung asterisk na ganyan ay siya 30 milliampere yung ELCB na yan. At yun po yung kable na gagamitin para sa 3-phase na RYB, ayan, 4-core na 50mm XLPE plus may grounding na 25mm. At ang supply po niyang circuit na yan is mga AC plus may mga general power. Mga general po power, sabihin po, halimbawa kung mayroon po itong fire alarm, iba yung
mga paralamos, mga carbon dioxide, di ba may mga asuklayan, yun sa lumurok. Diba? At saka may mga ano po doon, mga iba pang equipment na ng supply ay manggagaling sa SMDB, kaya general po ang tawag noon. Yung pag-design po nila dito, nakaiwalay pa yung para sa mga aircon, nung kaya nila kami yan, low-rope yan, sa aircon po yan eh. Sa general, sa mga special power. Kasi nakaiwalay rin po naman yung tinatawag nila ng convenience outlet, nakaiwalay dyan. Pinaniwaan ko lang po dito, yung three-piece po kasi itong pinaliwanag ko sa inyong schedule eh. Single piece po, sa susunod na vlog ko, i-explain ko rin po yun. So paano? Ayan po, nakita na natin yung total, di ba? Ayan, yung total po ng ayan, yung total po niya is 32,000 watts plus ayan, nakailo sa'yo niya 18,200 watts. Ang lalabas po niyan is na-compute po dito ni Kapitan, ang lalabas po niyan is 50,200 watts. Ngayon, i-divide po natin sa 3 dahil po dito ay 3 phase. Yan po ang kalalabasan. Sa red color o sa phase 8, phase 1, diba? Yan, 16 kilowatts or 16,000 watts. Sa kabila ay 17,000 watts. Ayan po, pag dinivide mo po yung pinaka-total niya, yan po labas kasi kailangan i-balance po natin yung load. Ayan po yung sample. Okay po, binigyan mo lang po sa na-example para ma-familiar kayo kung paano po mag-interpret ng load schedule para sa 3 phase. Ayan po, nakikita niyo po dito, di ba? Hindi mo na po ako ng sample kasi hanggang ilang circuito yan. Ayan naman pong chinikan ko, nakikita niyo kung ano yung chinikan ko na yan. Ayan, nakalagay dyan is demand factor. Okay po? Ayan. Ayan po, nakita niyo sinasabi sa asterisk, may denotes, air leakage circuit breaker. Kaya yung gagamitin din na 120 mas, air circuit leakage po yan. Hindi po MCB ang gagamitin. Kasi po, kaya po naglalagay dito yung mga designer, yung mga electrical engineer, designer. Pag mayroong naglagay po sila ng mga LCB, ibig sabihin po, yung equipment na ang pupuntahan nun is, pag hindi outdoor, ay nasa wet area. Kagaya po ng laundry, kitchen, toilet, LCB pong ginagamit na protection dyan instead na MCB. Okay po? Maliwanag po, mga electrician technician o bagong engineer, sana po makasap niyo po itong paniliwanag ko nito. Baka ma-encounter niyo balang araw pag nag-abroad kayo. Okay po? Ayan, nakikita po sa inyo, mahaba-habang usap po niya pagdating sa design na po itong in-explain ko sa inyo. Okay po? Ayan, may nakikita ko naman dyan. Ayan, pinutal na nila. Okay, ayan. Gusto mo may paliwanag po isa-isa kung bakit may 0.4. Ibig sabihin ng 0.4 niyan, 40%, 0.6, 60%, 60%. Ayan, tinutukoy niya dito is, ayan, nakita ko sa inyo. Kaya may, yan ang ano ng 60% na yan. Nakita ko sa inyo. Yung 60% yung tinutukoy niya, umpisa muna dito sa 15,650. Sa lighting, ibig sabihin lighting 60% po yan ang dinesign nila as demand factor. Diba, meron po tayo sa electric na demand factor, yan po yan 60%. Yung socket outlet 60% din po ang demand factor niya. At yung aircon 100% kasi mainit po dito. Ibig sabihin continuous natatakbo yung aircon kaya 100% yung demand factor. Tinitipan po yan ang mga engineer. Water heater, wala siyang demand factor kasi wala naman load. At dito, may alam kong water heater, 40% din niya pag nagkaroon ng load. At tapos sa kitchen, sa kitchen, demand factor niya ang ginagawa rin ng mga designer is 40%, kaya 0.4. Okay po, sa motor, 60% kasi hindi naman yan lagi tumatakbo eh. Sa general, ayan, nilagay niya 60% yan. Sabi ko sa'yo may extra power. Ayan po, ayan po. Ganyan po ang pagbabasa ng ano pa lang, parcel po lang po yung panilalaan ko pa sa inyo. Ayan po, ayan. Ang nilagay rito si Kapitan. Ayan, nakikita mo. Ayan. Sa lighting 60%, si Commander Kapitan na po ang gawin niya para masyado ko.
ay paliwanag ko sa inyo. Ano po? Ayan, yung ACU, itong taso 200, yung tinatukoy ko po na general, yan po yung mga supply para sa mga USB power, equipment, pinagano po may sasya. Ay po, maraming salamat po. Sana po ay may natutuwang po kayo ng kunting idea kung paano po magbasa sa load schedule na tripping. So, sunod na vlog po naman, ibablog ko po yung single piece na load schedule. Dandahanin po yun para po sa mga bagoyin po itong inaala ko. O kung mga engineer na po ka sa site, ayan po, yung para kung halimbawa wala pa kayong actual sa site, makakatulong sa inyo ito. Okay po, maraming salamat po. Sana po, ay hindi ko na, ipapaliwanag pa rin po sana sa inyo yung power factor. Ayan, yung power factor ang ginawa niya dito ng designer is 85% po lahat yan. 85% po dyan sa lighting, sa outlet, sa AC, sa water heater, sa kitchen, sa motor, as a general, 85% po ang power factor na ginawa ng designer. Okay po. Dito po, paunting habol po sa last po. Ayan po, ibinalance po niya yung mga schedule. Ayan. Yan naman po yung pagbabalance. Hindi naman po talaga totally 100% pagbabalance. Mayroon po yan na tolerance na 10%. Pwedeng bumaba. Pwedeng bumaba ng 30%. Pwedeng tumaas ng 10%. Yan po yung pagbabalancing load. Pabalancing load na po yan. Ganun po binabalance nila ng mga design engineer. Ngayon itinuturo po ito sa inyo dahil as per my experience, para naman maibago ko sa inyo kung kunting nalalaman ni Commander Kapitan, sana makatulong. Sige po, maraming salamat po. At kung may tanong po kayo, i-PM nyo ako sa aking Facebook page or dito sa baba, mag-comment po kayo para ma-explain ko sa inyong mabuti. Itong turo ko po sa inyo ay kung paano po magbasa ng 3-phase na load schedule. Okay po, maraming salamat po. Bye-bye, good luck po sa inyo and mabalos.